individuals without valid government IDs with a photo. Attorney, ano po ang ano doon sa hamon na 'yon? Ano po ang magagawa? Tama po kayo. Medyo challenging nga po 'yan. And then ang aming unang advocacy talaga dapat is sana may malawakang rollout ng national ID kasi 'yon verified po 'yung information doon at may biometrics. Pero isinaad din ang batas at ng IIR, pinalawig ang mga government IDs na pwedeng isubmite ng mga registrants. Actually, halos lahat ng government-issued ID pwede po. Basta lang po may photo, kasamang photo. So, pwedeng barangay certificate, pwedeng GSIS ID, SSS, sa mga empleyado, mga privado korporasyon, NBI, mga firearms license, yung lisensya po, LTO, passport. So, napakadami po. Actually, pwede pong kumuha ng postal ID kasi government issued ID din po yun at madaling naman makakuha sa local post office po natin. So, pag register sa inyo ng subscriber, let's say online, they fill out a form, no? It's as easy as that. Sabi nga namin kanina, sabi nyo daw in less than 5 minutes makukumpleto nyo. It is not incumbent on the telco to check kung yung ID na in-upload ay genuine o peke. Basta kayo, parang kumbaga, parang ministerial lang, di ba? Parang perfunctory lamang na i-upload yung ID nung subscriber and it's not up to you to check the validity of the ID. Correct po? Tama naman po yun kasi sa batas mismo, wala namang po nakalagay doon. Pero sa IRR, hinikayat po ang mga telcos na magkaroon ng proseso para i-verify ang mga IDs. Pero magtatagal po ang verification at registration kapag sa registration mismo ay i-verifikano namin. So, ang implementation po namin yan is post-registration verification. Pero po, isang babala rin sa mga registrants, hindi po basta-basta na maglagay ng mga impormasyon at detalye sa online form. Kasi po, illegal na maglagay ng mga false or misleading information sa online form na yon. Base po mismo sa batas, meron pong kaparusahan ito na mula 6 months to 2 years imprisonment o di kaya po multa ng hanggang 300,000 o di kaya parehong multa at pagkakulong. So, huwag po sanang lokohin or baliwalain ang mga impormasyon na ilalagay. Kailangan po responsibilidad din po sana ng ating mga subscribers na tama at accurate ang information na ilalagay sa online form.